At ari naman ang ating mga alagang kwago. At update lang sa kanilang mga ganap at activities for today's video. At tignan nyo naman yung tatlo, nagpapasikat na naman oh. Magto 2 months pa lang sila pero abay, kalakas na nila oh. At sa mga susunod na buwan siguro ay kaya na siguro nilang buhatin yung sarili nila. At kakanta na nga, believe I can fly. Ingit naman kay sa boses ko no. Ito na nga't kinukulit ko si Chan. Ayan, tuloy na pikun. Muntik na madagdagan yung mga butas-butas sa mukha ko. Buti at hindi natuka. Napuyok pa ako ah. Ari naman si Ate oh. Simping nagpakita sa camera. Hindi niya na lang sabihin na sama ako sa vlog mo biga. Edi sana inabi kita sa mga kwago eh. Ay, kunwari di alam na may video. At ito na nga, si Su naman yung kinulit ko. Kaso manol-manol na Su, ayaw magkahawak. Nilalambing lang eh, karte-arte. Buti ka nga, may naglalambing sa'yo eh, ako wala. O ayan, tinakasan pa ako. Ito naman si Chan, napapansin na naman. Paano kasi gutom na naman siya? Katagal kasi ibigay ni Manong Tisoy yung pagkain nila. Kala mo yung dragon yung kinakatay niya. Eh, daga lang naman yun. Dugay-dugay haw. Naano si Manong Tisoy man? Basi iba laki na inyo yung mga dagahaw. Charot lang ah. Paborito kasing kainin ni Manong Tisoy yung Manong Tisoy tuloy. Este yung mga kwago ah. Paborito kasi ng mga kwago yung mga daga. At busog na busog sila kapag yun yung pinapakain namin sa kanila. Kaso ang hirap ang huli ng daga. Kaya yun. Yung pusa namin yung inuto sa namin manghuli eh. Di, pag-uwi niya may huli siya eh. Inaagaw, ang galiya. Ito naman si Chan yung lalambingin natin. Pero ba, oh, hindi man sa. Terbi niya lang kung ginabayaan ha. Sige lang ha, mo ginaya. Sabi nga nila, huwag mong ipilit yung sarili mo pag ayaw sa'yo. Ay, hindi. Yan yung sabi nila eh. Sa ako niya. Kapag ayaw niya sa akin eh, pilitin natin eh. Ang sa akin ay sa akin lang ha. Charot lang ha. O, tignan nyo sila Chan Chan at So. Sumasagad na silang maglipad-lipad oh. Aba, oh, painta, saba. Parang ga-practice na sila para iwanan na kuha oh. Grabe talaga, sobrang active nila sa gabi. At grabe yung pagpapasikat nila. Parang pinapamukha talaga nila sa akin na aalis na sila. Kaya ang buot na lang gida. O, tignan nyo sila kung paano sila maglaro. Naghahagis kami ng mga bagay-bagay na pwede nilang laruin. Minsan pagkain nilang hinahagis namin para matuto silang kumain na sila lang yung kumukuha ng pagkain nila. Yung sila yung pumapulot at hindi sinusubuan. Para iba naman yung subuan ko, charot lang. O baka may mga seryoso na naman dyan at napakahirap patawanin. 2024 na, Angry Birds ka pa rin. Malay mo, last year mo na to. At baka makalimutan mo maging masaya sa mga nalalabi mong araw. Kung wala ka naman magandang i-comment ay umalis ka dito. Aba, suplado ko ba? Happy-happy lang tayo dito ah. O tignan nyo to si Chan. Happy-happy lang. Kaya dapat kayo din. Mahirap kasi mabuhay na may kalungkutan o puot sa dibdib. Kaya nagpapasalamat kami sa mga taga-suporta namin na talagang nakakaintindi sa sitwasyon nila Chan Chan at So. At sa mga hindi nakakaintindi dyan ay ewan ko na lang ha. Maghanap kayo ng ibang mag-explain sa inyo ha. Pinapabalik nyo na sa world eh. Hindi pa gani pwede. Katiga sa mga bagol nyo ha. Charot lang. Sige lang ha. Gets ko din naman talaga na may mga ganitong tao. Hindi bukas ang isipan. Laging kumukontra. Laging nagmamarunong. Kung alam nyo lang talaga kung paano namin sila kinupko. At kung may choice lang sana kami na hindi na lang sila pinulot. Abay, wala sila sana ngayon dito. Baka nga siguro nakatadhana ito sa amin na matulungan sila mabuhay. Kaya ito, malaki na sila. Hindi mo rin kasi alam kung anong mangyayari sa kanila. Pero panigurado na kapag di namin sila kinuha ay delikado sila dun eh. Yung time pa naman na ginagapas yung tubo eh. May kalabaw na nakatambay doon. Paano kung matapakan sila? Usagid sila eh. Kaya hanggat kaya namin silang tulungan ay tutulungan namin sila. Kaya kapag dumating yung time na mawala sila sa amin o kunin sila sa amin ay at least nakatulong tayo. Sabi nga nila eh, ang pinakamalaking kasalanan na pwede mong magawa ay yung may kakayahan kang tumulong sa nangangailangan pero di mo ginawa. Kaya kung kaya mong tumulong, tumulong ka. Pero syempre yung deserving ding matulungan. At alam kong deserve ng mga kwagong tumatulungan. At kahit na masasabi kong mahirap pag-alaga nito pagdating sa paghahanap ng pagkain, alam naman namin na maraming paraan para makaharap ng pagkain nila. Oo, seryoso, nakakapagod talaga. Pero alam mo yung magandang feeling na nabibigay mo yung pagkain nila tsaka nakikita mong nabubusog sila. Doon nawawala yung pagod namin. Nakakagaan talaga ng pakiramdam. Alam mo yung parang anak mo na talaga sila. Wala nga lang ako asawa. Baka may gusto dyan maging asawa ko. Charot lang ha. Look at them oh. They are so very cute. Currently abaw, may English na nga. Gagawa sa baba ko. English yun ako galiya. Pero totoo naman talaga, diba? Ang cute nila. Abaw, nang ngiti, pasaya ba? Kakasabi ko lang na cute sila. Kinilig agad, ayun, nakatai. Ganun pala yung kulay ng tai nila. At ang sabi, that's normal. At saka halos walang amoy. May time kasi na napakabaho ng tai nila. Napiyok na naman ako haw. Kung alam nyo lang, nakakapagod kasi mag-voiceover ha. Yun nga sabi ko, na minsan napakabaho ng tai nila. Tapos kulay-itim yung ipot nila. Nangyayari yan kapag broiler na manok yung pinapakain namin sa kanila. At ayun na nga, pag alaman namin na pwede namang ipakain yung broiler. Pero dapat hindi madalas. Mas healthy kasi sa kanila yung mga karne na di galing sa poultry farm. Mas mainam talaga ng daga o isda yung pakain namin sa kanila. O pag manok naman, mas maganda kapag native na manok. Tapos manok pa ng kapitbahay, charot lang. Pwede joke lang nga, baka mawala yung mga manok nyo. Baka kaming sisihin nyo. Pupukin ko ulo nyo. Siyempre biro lang. Last time kasi sinisi kami na kinatay daw namin yung manok nila. Sabi ko hindi. Hindi, masarap kasi payat. Uy, biro lang ah. At baka mapanood ng kapitbahay namin to. Sugudin ako haw. O siya, hanggang dito na yung video natin. Salamat ulit sa panonood. Bye-bye.